Criseldas, POV. Mga hayop kayo! Hindi ko mapigilang sigaw. Tuluyan ko nang niluwagan ang pagkakabukas ng pintuan at mabilis na pumasok. Tanging lampshade lang ang nakabukas na ilaw at hindi pwedeng itago sa malamlam na liwanag nito. Ang dalawang taong hindi malaman kung anong nag-unang gagawin para matakpan ang kanilang kahubdan. Kailan pa? Kailan niyo pa ako niloloko? Mahina kong tanong kasabay ng paghikpi. Habol ko ang aking hininga dahil sa sobrang sikip ng dibdib ko. Pakaramdam ko, biglang gumuho ang mundo ko sa isang kisap matalang. Hindi kayang tanggapin ng kalooban ko ang mga nasaksihan kani-kanina lang. Criselda, please, listen, I'm... Hindi na natuloy pang sasabihin ni Fergus nang malakas akong sumigaw. Gusto kong mailabas ang lahat ng sakit na nararamdaman ko ngayon. Ah! Hayop! Mga walang hiya kayo! Sigaw ko sabay lapit sa kama kung saan nakaupo si Natalie. Agad kong hinatak ang buhok na nakatulala ko pa rin kapatid na mahigpit pa rin ang pagkakahawak sa kumot upang matakpan ang hubad na katawan. Napaaray pa ito sa ginawa ko. Pilit na kumakawala sa mahigpit kong pagkapit sa kanyang buhok at wala akong pakialam kung nasasaktan man ito. Ang gusto ko lang ay mailabas ang sakit ng kalooban na nararamdaman ko ngayon. Ate, I'm sorry, hindi ko sinasadya. Umiiyak na wika nito. Tumay ito ng kamat pilit na umiiwas sa akin. Dahil mahina ako, agad kong nabitawan ang buhok nito. Si Fergus naman ang pinagbalingan ko na noon ay abala sa pagsusuot ng kanyang mga nahubad na saplot sa katawan. Nasaya ka ba sa ginawa mo sa akin? Kailan pa? Bakit? Anong kasalanang nagawa ko? Bakit kailangan mo ko saktan ng ganito at pinagpalit sa sarili ko pang kapatid? Umiiyak kong wika. Hindi to nakaimik. Bakit nagawa mo sa akin to? Dahil ba may sakit ako at hindi ko kayang ibigay lahat ng pangangailangan mo? Kaya pati kapatid ko pinatos mo? Umiiyak na tanong ko. Agad kong napansin ang guilt sa mukha ni Fergus at sandali itong hindi nakaimik. Mapakla akong tumawa. Hindi nyo malang hinintay na matabunan ako ng lupa at pagpiyastahan ng uod ang katawan ko bago kayo nagpakasarap sa isa't isa? Wika ko. Muling napatitig sa akin si Fergus. Lumapit pa ito sa akin at takmang hahawakan ako ng tabigin kong kanyang kamay. Don't touch me. Ayaw kong mahawa sa mga kababoyang ginawa nyo. Maraming mikrobyong mga kamay na yan at baka mas lalong mapadali ang buhay ko kung dumapo yan sa balat ko. Umiiyak kong wika. Pilit kong pinapatatag ang sarili ko tuwag mag-breakdown. Pakaramdam ko, sagad na ako. Pakiramdam ko, bibigyan na pati ang katinuan ng isip ko sa sobrang hirap na nararamdaman ngayon. Ine-expect ko na mangyayari to. Alam kong darating kami sa ganitong klaseng kumprontasyon. Masakit isipin na nangyari na ang lahat. Pilit kong nilalabanan ang karamdaman ko para lang muli kaming mabuo kahit hirap na ako. Dahan-dahan akong tumalikod at takmang lalabas ng kwarto na magsalita si Natalie. Ate, sorry. Hindi ko rin alam kung bakit tumantog kami sa ganito ni Fergus. Naramdaman ko na lang na nahuhulog na ako sa kanya. Mahina nitong wika. Muli ko tong nilingon. Hindi na nga kita kilala. Hindi ikaw Nataling kilala ko noon. Ang laki ng pinagbago mo. Nagawa mo kong saktan ng ganito porkit wala na akong lakas na para lumaban. Ibang-iba ka na ngayon, sagot ko. Agad na tumulong luha sa mga mata nito. Ate, mahal na mahal kita. Maniwala ka, sagot nito. No, hindi totoo yan. Hindi mo ko mahal. Gusto mo kong mawala para masolo mo ng pamilya ko. Si Fergus, si Cedric, sagot ko. Hindi to nakaimik. Sinulyapan ko si Fergus bago muling nagsalita. Sana maging masaya kayo sa ginawa niyo sa akin. Ibibigay ko sa inyo kalayaan na gusto niyo. Pwede na kayong magsama bilang isang tunay na pamilya. Total naman, malapit na akong mamatay. Ilang araw, linggo, buwan na lang bang bibilangin ko? Ang sakit, sana naman lang hinintay niyo munang mangyari yun. Sana man lang hinintay niyong ipikit ko muna ang mga mata ko ng tuluyan bago niyo ginawang mga kababuyan niyo. Wika ko agad na lumabas ng kwarto. Hindi ko na hinintay pang sagot ng isa sa kanila. Naabutan ko na nakatayo si Rosita sa labas sa talatang hinihintay ako. Nakikita ko sa mga mata nito ang sobrang awa. Sa hindi kalayuan ay nakita ko din ang nakatayong si Lola Corazon.
Umiiyak ito habang nakatitig sa akin. Malungkot ako na pangitit na pansin kong dahan-dahan itong paglapit sa akin at agad akong niyakap. I'm sorry, Criselda. Hindi ko sila nakontrol. Pabulong na wika nito. Muling bumaha ang luha sa aking mga mata, lalo na nang marinig kong mahina nitong pag-iyak. Lola, sorry kung hindi natupad ang gusto mo na kaming dalawa pa rin ni Fergus hanggang sa huli. Siguro hanggang dito na lang kami. Hindi kami para sa isa't isa. May ibang babaeng nakatakda para sa kanya. Sagot ko habang humihikbi, lalo kong naramdaman ang mahigpit na pagyakap nito. Hiyang-hiya ako sa mga nangyari, Criselda. Alam mo ba yun? Isa ako sa mga taong nagpapahirap sa'yo ngayon. Umpisa pa lang sana pala hindi na kita inalok pa ng proposal na yun. Hindi ka na sana nasasaktan ngayon. Uwi ka nito. Hinagod ko munang likod nito bago kumala sa pagkakayakap sa kanya. Pilit akong umiti. La, wala po kayong kasalanan. Nagkataon lang na may mga pangyayaring hindi natin inaasahan. Hindi po ko galit sa inyo. Wala po ko nararamdaman na kahit konting tampo sa inyo. Malapit nang matapos ang oras ko dito sa mundo. Kaunting panahon na lang ang itatagal ko. Mabuti po kayo, Lola. Sana po hindi niyo pabayaan si Cedric. Umiiyak kong wika, lalo na nang maisip kong anak ko. Hanggang dito na lang magtatapos ang malungkot na kabanata ng buhay ko. Wala nang natira pa sa akin. Niloko ako ng sarili kong asawa at kapatid. May malubha pa akong sakit. Lahat yata ng kamalasan at sumpa ng mundo, sinalo ko na. Dahan-dahan akong tumalikod at naglakad pababa ng hagdan. Pilit akong inaalalayan ni Rosita, pero pumiksi ako. Malungkot ko tong nilingon at inipon ang buo kong lakas para mapabilis ang aking paglalakad. Agad ako nakalabas ng gate ng bahay. Tahimik lang na nakatingin sa akin ng mga gwardya. Hindi na nila ako tinangkapang pigilan. Siguro alam na nila na isa akong walang kwentang nilalang dito sa bahay. Hindi na ako lumingon pa. Tahimik ako naglakad habang walang tigil sa pagtulong luha sa aking mga mata. Saksi ang mga bituin sa kalangitan sa pigating nararamdaman ng puso ko. Pakiramdam ko, nag-iisa na lang ako, walang karamay, walang nagmamahal. Naramdaman ko pang paghawak ng kung sino sa balikat ko. Dahan-dahan akong lumingon at agad kong napansin ang malungkot na mukha ni Rosita. Mabuti pa siya nakikidalamhati sa nararamdaman ko ngayon. Sana siya na lang ang naging kadugo ko. Hayaan mo na ako. Pagkalabas ko sa bahay na yan, tapos na din ang obligasyon mo sa akin. Malungkot kong wika. Saan po kayo pupunta? Hindi pwedeng pabayaan ko kayo lalo na sa kondisyon yung iyan, Ma'am Criselda. Sagot nito. Malungkot ako na pangiti. Bumalik ka na sa bahay. Naiwan mo pa yata ang iba mong gamit doon. Sagot ko dito at pilit na nagpakawala, nangiti sa labi. Saglit itong nag-isip. Hintayin mo ko dito, kukunin ko lang ang bag ko. Wala pala tayong pamasahe, dadalhin kita sa ospital. Sagot nito. At ubili naman akong tumango, tinitigan pa ako sa mga mata bago nagpa siyang tumalikod. Sinundan ko pa ito ng tingin bago malungkot na binaling ang aking paningin sa kalsada. Wala nang kwentang lahat. Wala nang dahilan pa para lumaban. Wala nang dahilan pa para pahirapan ko pa ang sarili ko't labanan ng sakit. Kailangan ko na sigurong tapusin ang lahat ng paghihirap ko. Pagod na ako. Pagod na pagod na. Wala na akong lakas pa para muling harapin ng bukas. Muli ko nilibot ang tingin sa paligid. Madilim. Tanging liwanag lang na mula sa mga poste ng ilaw ang nakatanglaw sa kinaroroonan ko. Pwede akong umiyak hanggang gusto ko. Pero pagod na din akong umiyak pa. Ayoko na. Kung bakit naman kasi hindi maubos-ubos ang luha sa aking mga mata. Pero ano pa nga bang saysay ng pag-iyak kung hindi man lang mabawas-bawasan ang sakit ng kaloobang nararamdaman ko ngayon? Sabi nila nakakatulong ang pag-iyak para mabawasan ang sakit na nararamdaman ng isang tao. Pero bakit parang lalo na dadagdagan? Niloloko yata ako ng taong nagpauso ng salitang yun eh. Mapakla ako na pangiti. Dahan-dahan akong naglakad patawid ng kalsada. Hilam ang luha sa aking mga mata nang marinig ko na may tumawag sa akin. Agad ko yung nilingon at napansin kong paparating na si Fergus. Tinatawag nitong pangalan ko pero huli na ang lahat. Nasa gitna na ako ng kalsada at may nakakasilaw na liwanag na humahagibis parating sa kinatatayuan ko.
Huli na para humakbang pang pagod ko ng mga paa. Agad kong naramdaman ang malakas na pagtama ng metal sa katawan ko't paglipad ng nangihina kong katawan sa kung saan, kasabay ang pagbagsak ko sa lupa. Tanging malakas na busina na sasakyan ang aking narinig. Mga malakas na sigawan bago ko pinikit ang aking mata. Nagpakawala pa ako ng malungkot na ngiti bago ako kainin ng kadiliman. Tulala si Fergus habang nakatitik sa nakahundusay na katawan ni Criselda sa kalsada, naliligo sa sariling dugo at hindi na gumagalaw. Nasa likuran nito umiiyak na si Natalie habang patakbong lumalapit sa kanila ang umiiyak na si Cedric. Diretso ito sa nakahundusay na katawan ng ina habang umiiyak. Ma! Mama! Halos pasigaw na iyak nito. Pulang-pulang mukha at patuloy ang pag-ago sa luha sa mga mata. Parang bigla namang nagising sa pagkatulala si Fergus na marinig ang pagpalahaw ng iyak ng anak. Dali-dali niya itong nilapitan habang hindi inaalis ang tingin sa katawan ng kanyang asawa at mga hawakan niyang kanyang anak para tulungang makatayo nang bigla itong pumiksi. Nilingon siya nito at umiyak na nagsalita. Kasalanan mo to, Papa! Kasalanan mo to! Wika nito. Parang bigla namang nabingi si Fergus sa sinabi ng kanyang anak. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagsalita ng ganito si Cedric. Sa murang edad nito, siya kaagad ang sinisisi sa mga nangyari. Agad na tumulong luha sa kanyang mga mata. Awang-awa siya sa itsura ng asawa niya. Yes, kasalanan niyang lahat ito. Hindi hahantong sa ganitong lahat kung hindi niya kami nahuli na magkaniig ni Natalie. Agad na dumating si Rosita, ang personal nurse ni Criselda. Dali-dali nitong sinuring pulso ni Criselda. Malungkot itong tumitig kay Fergus pagkatapos binalingan si Cedric. Pilit na pinapakalmang bata bago muling tinuon ang atensyon kay Criselda. Ma'am Criselda, hindi ba sinabi ko sa inyong hintayin mo ko? Hold on, huwag kang bumitaw para tingnan ang ambulansya. Wika nito. Muling napakurap na makailang beses si Fergus at nanghihinang napatayo. Wala pa rin siya sa wisyo. Hindi niya alam kung paano tanggapin ang lahat ng mga nangyayari ngayon. Wala pang 5 minuto, agad na dumating ang ambulansya. Tahimik lang niyang pinapanood ang ginagawang pagkuha ng mga ito sa katawan ng kanyang asawa. Bigla namang nagwala si Cedric at gustong sumakay ng ambulansya para sumama pero pinigilan to ni Nurse Rosita. Mr. Vito, asikasuhin mo muna si Cedric. Hindi pwedeng bata sa loob, baka lalo siya magka-trauma kapag patuloy niya nakikita ang sitwasyon ng kanyang ina. Wika ni Nurse Rosita. Wala sa sariling nilapitan ni Fergus ang kanyang anak at pabuhat na nilayo sa ambulansya. Muli niyang sinulya pa na nakahigang katawan ng asawa sa stretcher. Gusto niya itong lapitan at hawakan pero natakot siya. Hindi kayang tanggapin ang kanyang isipan na baka tuluyan itong mawala sa kanyang piling. Patuloy pa rin ang pag-agos ng dugo mula sa katawan nito na siyang lalo nagpabigat ng kanyang damdamin. Muli siyang naluha, bigla niyang narealize lahat ng mga pagkakamaling nagawa niya sa buhay nito. Hindi niya akalaing dito hahantong ang lahat. Dumating ng mga alagad ng batas para mag-imbestiga sa nangyaring aksidente. Wala sa wisyo sa Fergus para sagutin ang mga katanungan. Dagdagan pa ng pumapalahaw na iyak ni Cedric. Sinabi niya lang sa mga pulis na siya ang asawa. Wala na siyang ibang binanggit na kahit ano paman. I hate you, Papa! Ikaw ang dahilan kung bakit nangyari kay Mama yon. Ayaw ko na sa'yo! Galit ako sa'yo! Sigaw sa kanya ni Cedric at kagad na nagpumiglas. Nabitawan niya at patakbong pumasok sa loob ng gate. Nilapitan naman siya ni Natalie at mga hawakan siya nito sa kamay ng tabigin niya to. Don't touch me. Kasalanan mo kung bakit nangyari to kay Criselda. Kapag may masamang nangyari sa kanya, habang buhay kang magdudusa sa mga kamay ko. Seryoso niyang wika dito at agad na pumasok sa loob ng gate. Gusto niyang sundan si Cedric at kausapin. Masyado pa itong bata para sa mga ganitong pangyayari. Akmang papasok na siya sa loob ng bahay nang mapansin niya nakatayong si Lola Corazon sa medyo hindi kalayuan sa pintuan. Hilam ng luha ang mga mata nito at kitang-kita ko ang masama ng loob na nararamdaman nito dahil sa mga nangyari. Sundan mo siya sa ospital. Siguraduhin mong ligtas siya. Mahihina nitong wika. Hindi nakaimik si Fergus. Hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may masamang nangyari sa kanya. Hindi niya deserve na maranasan ng ganito kasaklap na pangyayari sa kanyang buhay.
Muli nitong wika at dahan-dahan nang pumasok sa loob ng bahay. Naiwan naman si Fergus na hindi na malayan ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Agad ito naglakad patungo sa kinapaparadahan ng kanyang kotse. Sumakay at agad na pinaandar. Napalingon pa siya nang biglang bumukas ang passenger seat. Pumasok ang umiiyak na si Natalie at naupo. "Sasama ako. Gusto ko masiguradong ligtas si ate." Wika nito. Matalim tong tinitigan ni Fergus bago pinaharurot ang sasakyan. Alam niya na kung saan dinala ang katawan ni Criselda. Sa hospital na pag-aari ng pamilya ni Matias. Pagdating ng hospital ay kagad siyang nagtanong sa nurse station upang malaman kung saan dinala ang katawan ni Criselda. Kilala na si Criselda sa hospital na to kaya walang kahirap-hirap na kagad niya itong nahanap. Nasa emergency room at pilit na nire-revive. Pagdating sa emergency room ay kagad niya napansin ang paglabas ni Doc Matias doon. Agad niya itong nilapitan upang tanungin kung kamusta na ang kalagayan ni Criselda. "Matt, kamusta siya?" Agad na tanong dito na makalapit. Blankong ekspresyon na mukha nito. Agad siyang kinabahan sa klase ng mga titig ni Doc. "Bakit mo siya pinabayaan? Bakit?" Agad na tanong ni Doc Matt sa kanya. Hindi siya nakaimik. "Kung alam ko lang na mangyayari to, hindi na sana ako nagparaya pa. Pinaglaban ko sana siya sa'yo. Sayang. Sayang buhay na nawala dahil sa kagagawan mo." Galit na wika ni Doc Matias. Agad na nalaki ang mga mata ni Fergus at nagtanong. Hindi siya ganun katanga para hindi alam ang ibig sabihin nito. Anong ibig mo sabihin? Hindi. Imposible. Matapang siya. Matapang si Criselda. Wika niya. Umiling si Doc Matias. Yun ang akala natin pareho. Pero huli ng lahat, wala na siya. Sagot nito at muling pumasok sa loob ng emergency room. Agad siyang napasunod at naabutan niya ang ilang medical team na unti-unting tinatakpan ng puting kumot ang buong katawan ni Criselda. Pakiramdam niya, biglang lumaki ang ulo sa kanyang nakita. Kumabog ng gusto ang dibdib habang tinititigan ang maputla't wala ng buhay na katawan ng kanyang asawa. "Hindi, hindi to totoo. Sabi mo sa akin, hindi totoo ito, Matt." Sigaw niya tinarap si Doc Matias. Hinawakan niya sa kwelyong doktor at niyugyug. "Buhayin mo siya. Buhayin mo asawa ko. Magaling kang doktor, hindi ba? Huwag kang pumayag na mamatay siya." Sigaw niya dito. Agad naman siyang tinulak ni Doc Matias. "Umalis ka na. Wala kang karapatang makita umahawakan ng katawan niya. Akala mo ba hindi ko alam pinagagawa mo? Ninyo ng babaeng yan?" Wika ni Doc Matias sabay sulyap sa nakatangang si Natalie. Titig na titig sa katawan ng kanyang kapatid habang patuloy sa pag-iyak. "Ako nang bahala sa kanya. Hindi mo siya dapat ipagluksa dahil hindi mo na siya pinapahalagahan. Sana pinaubayan mo na lang siya sa akin. Buhay pa sana siya ngayon. Ikaw ang dahilan kaya kagad na nagwakas ang buhay niya. Kaya magkaroon ka naman sana ng kahit konting respeto sa kanya." Wika ni Matias sa nalilisik na mga mata at tinulak ang kaibigan palabas ng emergency room. Agad namang napasunod si Natalie dito. "Simula ngayon, kalimutan mo ng pagkakaibigan natin. Pinuputol ko na lahat na ugnayan na meron tayo." Galit na wika ni Matias at agad na isinara ang pintuan ng emergency room. Laglagang balikat na naglakad si Fergus palabas ng hospital. Hindi niya na napansin pa ang aligagang pagkilos ng mga medical staff sa loob ng emergency room. Agad na kinabitan ng oxygen si Criselda. Tinignan lahat ng vital signs at inihanda ang dugo na pwedeng isalin sa kanya. Lahat ay abala. Lahat may partisipasyon. Hinahabol ang oras upang maisalbang isang nanghihingalong si Criselda. "Doc Matt, maswerte pa rin dahil hindi siya naubusan ng dugo. Yun nga lang may ilang malalang bali ang kanyang katawan. Pero hindi naman masyadong napuruhan ang kanyang ulo. Kaya makakasurvive siya." Wika ni Dr. Agustin. Isa sa mga magaling na doktor dito sa hospital. "Magtulungan tayo, gawin natin ang lahat mailigtas siya." Seryosong sagot ni Doc Matias. Agad namang sumang-ayon ang lahat, kailangan niyang palabasin sa lahat na patay na si Criselda. Hindi niya nakaya pang nakikitang nahihirapan ito. Hindi na siya dapat magtiwala pa kahit kanino, kahit pa sa sarili itong kadugo. Marami siyang napansin na mali sa mga iniinom nitong medications. Kagagawan man ito ng sariling kapatid o asawa, wala na siyang pakialam doon. Ang importante sa kanya, mailigtas si Criselda para muling lumaban sa buhay.
balak niya itong tuluyang ilayo sa mga taong nanakit dito. Fergus POV. Hindi ko kayang makita ang katawan ni Criselda. Alam kong maling iiwan kung wala na niyang buhay, nakatawan sa ospital, pero hindi matanggap ng isip ko na wala ng babaeng pinakamamahal ko. Oo, kasalanan kong lahat, naging marupok ako. Hindi ko nilabanan ang init ng katawan. Nagpadala ko sa pang-aakit ni Natalie, ng mismong sariling kapatid ng asawa ko. Pero, maniwala man ang lahat o hindi, mahal na mahal ko si Criselda. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Ngayong wala na siya, hindi ko na alam kung paano pa ipagpapatuloy ang buhay ko. Pagkapasok sa loob ng living room ay kaagad akong sinalubong ni Lola Corazon. Bakas ang pag-aalala sa mga mata nito habang nakaupo. Sa isang sulok naman ay tahimik na umiiyak si Cedric. Kapansin-pansin ang galit sa mga mata nito habang pasulyap-sulyap sa kinaroroonan namin ni Natalie. Cedric, tama ng pag-iyak. Baka kumapano ka. Agad na wika naman ni Natalie sabay lapit sa pamangkin. At mga hawakan itong pamangkin nang tabigin ni Cedric ang kamay nito. Bad ka! Kasalanan mo! Kasalanan niyo kung bakit nasagasaan si Mama! Sigaw nito. Gulat naman ako na patitik sa anak ko. Ilang oras lang nangyari aksidente pero ang laki na ng pinagbago nito. Ibang-iba na ang ugali niya. Cedric, hindi ko naalalang pinalaki ka ng mama mo para maging bastos. Agad na sigaw ko dito. Lalo itong umiyak at padabog na muling naupo. Hinarap naman ako ni Lola Corazon. Kamusta si Criselda? Ayos na ba siya? Bala kong isama mamaya si Cedric sa ospital para tumigil na siya sa kakaiyak. Wika ni Lola Corazon. Malungkot ko itong tinitigan sabay iling. La, patawad. Pero wala na siya. Malungkot na sagot ko. Pinipilit kong sarili ko na huwag umiyak. Agad na laki ang mga mata ni Lola Corazon. Nangihinang napaupo sa sofa habang sapu ang dibdib. Hindi totoo yan. Imposible. Wika nito sa mahinang boses. Nahihirapan itong huminga kaya kagad kong intusan na nakaantabay na kasambahay na kumuha ng tubig. Natataranta naman itong sinunod ang utos ko. Ilang saglit lang ay may daladala na itong tubig at pinagtulungan namin na painumin si Lola Corazon. Patuloy pa rin ito sa pag-iyak. Samantalang napansin ko naman ang anak ko na kagad tumayo at nagtatakbo na lumabas ng living room. Susundan ko sana ito nang pigilan ako ni Natalie. Asikasuhin mo muna ang lola mo. Ako nang bahala kay Cedric. Wika nito at agad na tumalikod. Naiwan naman akong lalong nahihirapan ang kalooban. Walang dapat sisihin sa mga nangyari ngayon kung hindi ako lang. Anong buhay ang naghihintay kay Criselda? Ngayon sobrang pasakit ang pinaramdam sa kanya ng asawa't sariling kapatid. Ano ang gagawin ni Fergus ngayon ang alam niya ipatay na si Criselda? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.